Saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Eto, pang-taxi mo. Wala na akong utang sa'yo, ah. Tataposin mo ako sa 500 pesos? Tigas mo naman, Jasmine. Ganun talaga. Older, wiser, tougher. Ganun na ang bagong Jasmine ngayon. Goodbye, Julian. Nice meeting you again. At sana ito na ang huli nating pagkikita. Siyempre, magaling ang mekaniko, magaling si Finn sa business. Perfect combination, di ba? Oh, in supposing. Hana? Vincent! Oh. Andito ka na pala. Hindi mo naman sinabi sa email mo. Nag-i-email kayo? Oo, madalas. Oh, kamusta ka na? Mukhang successful to auto shop mo, ah. Dahil nandito kay Samboy. Ang galing-galing kasi nito sa kotse. Yan tuloy. Ang dami-dami namin customers. Alam mo naman ako, forever na mekaniko. Taka lang, nandito ako kasi in-invite ako ni Lolo Greg na mag-dinner sa house niya. Ano, gusto niya akong samahan? Sino sa amin dalawa? Kayong dalawa! After years abroad, kayo na lang natitira kong friends dito. Sige, sure. Oo, sige, friend. Aray! Sakit ka? Mr. Abeba, normal naman lahat ang test sa'yo. Wala kami magandang problema. Hey, Doc, sakit talaga eh. Promise, sakit talaga. Sige, may schedule ako ng MRI baka sakaling may makita kami. Pero para matanggal yung sakit, mapabigyan kita ng peneliver. Sige, akin na. Iinumin ko. Hindi. Para mas mabilis yung injection natin. Umalis na po. Yeah, nag-iwan ng 500 para sa inyo. Sa mansyon nyo. Hindi pa. Nag-aalaman pa kasi sila nanay. At sa
sabi din ni Lolo Greg, hindi pala ako pa rin tumira sa kanila. Hindi ko naman alam kung bakit. Teka. Paano nga pala kayo nag-reunite? Hindi na masyadong nakwento ni Lolo Greg. Basta may nagbigay daw ng information sa kanya kung saan ako nakatira. Tapos pinuntahan niya ako. Eh, sa pagkakalam ko, si Mang Chito lang naman ang may alam kung saan ako nakatira eh. Siguro siya yung nagturo kay Lolo Greg. Mang Chito? Sino yun? Siya yung dating driver ni nanay sa Cebu. Siya yung nakapulot sa akin nung nag-landslide. Kung saan namatay yung totoong parents ko. Tapos pinaampon niya ako sa nanay at tatay ko ngayon dahil hindi sila magkaanak. Eh, taga lang. Bakit pa niya pinaampon sa iba eh, kung pwede naman siya na lang mag-ampon sa'yo? Hindi niya kasi kaya. May sarili siyang anak at nung pumasawa. Naalala ko yung anak ni Mang Chito. Mabait yun. Kaso, sandali lang kami nagkasama. Hindi ko na matandaan anong pangalan niya. Sir, hindi po ba alam yung office na pupuntahan natin? Ano kuya, hindi ko dala yung calling card. Pero ano na lang, puntaan natin lahat ng travel agencies na makita mo, ha? Ah, sige po. Sir, yan po yung isang travel agency eh. Ah, sige kuya, sandali lang. Change? Kasi medyo mataas na gasolina ngayon, hindi pa nagtataas ang pair ng taxi. Ah, kuya, sensya na kasi last money ko po yan eh, 50 pesos na lang. Sensya na. Thank you. Sir, paano pong pumunta sa address na to? Sir, sasakay po kayo ng dalawang jeep. Punta po kayo dyan sa may kanto. Sakay po sila ng jeep papuntang Baguio General Hospital. Tapos sakay ulit sila ng jeep papuntang Session Road. Magkano pang pamasahe? Kasya bang 10 pesos? Binayaran mo ba yung maleta mo? Bakit? Bossing, di na makasakay ni pangpasero. Ang dami nung maleta. Kailangan magdagdag ng 8 pesos. Ala! Nahanap ka na ni Julian! Ano ko naman, Jasmine? This is it. This is really it. That's destiny. Sana maulit muli ang mga oras nating nagkaroon. Ganito! Naglaho nga ba ang pag-ibig mo? Jasmine! I love you! Hoy kayo! Alam nyo, hindi kayo si Dolphy o si Panchito ha. Hindi na kayo nakakatawa. Pero, sis, tignan mo naman. Out of all the 7,107 islands of the Philippines, makita mo, nahanap ka ni Julian, ibig sabihin lang yan, tadhana talaga kayo magkita, tadhana talaga kayo para sa isa't isa! Hoy, tsamba lang siguro yun, no? Tsaka, tinakasan ko nga siya eh, at hindi niya alam kung saan ang address ko. At, sinabi ko sa mga katrabaho ko sa opisina na stalker yung Julian na yan, kaya hindi nila tutulungan yung unggoy na yan, no? Pero late, Baguio. Hanap ka Julian dun. Anong liit-liit Baguio ka dyan? Kabisado ko ng mga pasikot-sikot dito, no? Kaya kaya ko siyang iwasan. Ewan ko sa'yo, Jasmine. To. Papush.
Hello, Newman. Dai? Jasmine. Nasaan si Jasmine? Bakit? Sino ka ba? Ikaw ba yung stalker niya si Julian? Hindi. Ako si Godofredo Sumbayong. Iniwan ako ng agent niyo, si Jasmine. Totoo nga, client natin siya. Sorry sir, sorry ho. Kaya mag-alala, ayusin namin to. Jasmine! Oh, ano ginagawa mo dito? Ba't bigla ka napasugod? Papasugod talaga ako dahil may customer na galit sa'yo. Iniwan mo siya. Pinabayaan lang mag-isa. Ha? Mabuti na lang at mabait siya. Ang sabi niya, bibigyan pa raw niya ng isa pang chance bago siya magsumbong sa boss natin. Kaya, ayan! Dinala ko na siya dito sa'yo. Alagaan mo siya mabuti, ha? Lagot ka sa boss natin. Sir, dadalhin ko na lang po yung luggage sa hotel. Thank you. Thank you. Oh, sabi ko sa'yo, hindi mo matatakasan. Kahit konti lang, Jasmine, pahingin naman. Sorry, no. What the chair? Thank you.
makaka-apekto sa Julian na yan, okay, Jasmine? Naintindihan mo ba ako? Nakapag-move on ka na, di ba? Nakalimutan mo na siya. Watch you smile while you were sleeping, while far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment. Mia, Mia. Ano ba? Every moment spent with you is a moment I treasure. Oh, I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, babe. And I don't wanna miss a thing, 'cause even when I dream of you, the sweetest dream would never do, I'd still miss